Etong video na ito ay nung mga nakaraang araw pa at ayan nga at nung hapon nga ay sobrang lakas nga ng ulan dito sa amin tapos mahangin pa. Mahangin na tapos kumukulog tapos may kasama pa rin yung kidlat at buti na nga lang talaga at hindi na masyadong malakas ang bagyo dito sa amin nung time na iyan dahil yan nga lang nag-uulan lang. Nitong hapon lang pati lumakas ng ulan ng ganyan kanina ay hindi masyadong maulan, makulimlim lamang at ayan nga bumuhos ng ulan ngayong hapon. Ito naman ay kinabukasan at eto nga at pag-check nga na ito na ang asawa ko dito sa saging na ito nga at kasi nga nakatago kasi yan sa may sa may kwarto ay ayan mahinog na kaya sabi ko ayan gagawin ko na nga yan na banana bread dahil sobrang hinog na. Hindi na nga niya yan nilagay sa sako kasi sabi nga niya ay magulang na at ilang araw lang ay hihinog na yan. Ayan nga naghinuga na. Dito kasi sa amin ang saging na hilaw ay kung gusto mong mabilis na mahinog ay ilagay mo lang sa sa sako tapos lagyan mo ng mga damit. Ayun. Mabilis nang mahinog. At eto na nga yung saging. Ayan, nadurog ko na iyan nga at nagagawin ko nga banana bread. Pero hindi ko naman nilahat yung saging na isang na isang buwig at sobrang dami nga. Pagka-mix ko na rin ang mga ingredients ay eto naman yung pan na aking ginagamit. Bali, 4 na cup ang nilalagay ko dito sa isang pan na ganito. Yung isang salangan ay 4 na cups. Pero hindi lang naman 4-4 pala kasi may mga dinadagdag din naman ako dyan mga pakonte-konte. Nilalagay ko dun sa gilid kasi minsan kasi yung gilid ay mababa tapos yung gitna ay mataas. Tapos ang nilalagay ko po dyan na pang ibabaw ay ayan, chocolate chips. Naubos na kasi yung aking raisin kaya chocolate chips na lang aking inilalagay. Masarap din naman kapag chocolate chips ang ilagay. Tapos ino-oven ko naman ho iyan ng 30 minutes. At ito na po ang aking pangalawang salang. Ayan, yes po, pangalawang salang na to. At ang nauna nga ay ayun nga, yan dyan sa may bandang tabi na iyan. Ayan, yan ho ang unang salang at di ko na lang pala na-videohan. After ilang oras sa pagluluto ko ay ito na nga at natapos na rin nga ako. Ang dami rin ho yan kasi naka-4 na salang nga ako. Pagkatapos yan may slice sa iyan nga at nilagay ko na sa aming lagayan at kami naman ngayon ay magtitinda. Maraming salamat sa laging mga bumibili sa aming paninda dito at laging ang ubos ang aking tindang banana bread. Ayan, maraming salamat sa aming mga suki. Balik kagabi naman ay nag-bake ako nitong aking bento cake nito at ito naman ay kinabukasan na at ako ngayon ay magde-decorate nga nito. Tinapyasan ko na rin yung ibabaw at ayan nga at hinati ko na rin yan sa dalawa. Pagkatapos dito sa paper wax ay naglalagay naman ako dito ng glucose. Saka ko naman ilalagay itong ating bento cake. At ang ilalagay ko dito na filling ay ito lang naman na whip it. Ayan, puti lang din ang inilagay ko. Pagkatapos ng filling, ayan naman nga yung labas naman ang aking aanuhin dyan, magka-crumb coat naman ako. Pagka-crumb coat ko nga pala dito ay nilagay ko muna yan sa ref na mga 10 to 15 minutes. After 15 minutes ay eto na yung pangalawang patong na aking iko-coat dito. Sa pagpo-frosting pa lang ng mga cake na ito, talaga naman sobrang tagal ko siya bago gawin dahil nga ako ay nangangapa pa rin. After nga pala ng white na frosting ay eto naman nga at ako nga ay maglalagay dito ng kulay blue. Dahil nga ang celebrant ay lalaki, so ayan, ang pinagawa ni client ay kulay blue. At after ilang minuto ng pagpapakinis ay ayan, okay na yan. Tapos ang gagamitin ko naman dito ay topper nga lang din na bilog na ilalagay ko sa gitna. Bale, ako na lang din pala nag-design yan, ako nag-edit, tapos pinaprint ko na lang. Tapos yung gilid naman niya, ayan, lalagyan ko lamang yan ng rosette di yan, pero hindi naman lahat ay kulay blue, meron din yung kulay puti. Gagawin ko lang siyang alternate, hindi ko agad mailagay yung puti kasi nga isa lang yung aking 1M na piping tip na yan. At dahil isa kang aking 1M na piping tip, ayan, nilagyan ko na rin muna yung cupcake bago ko siya tanggalin at bago palitan ko ng kulay puti. Bale, ito ay kasama ng ating bento cake. At ito na nga dahil nakatapos na nga ako sa kulay blue, ito na yung kulay puti na inilagay ko lang din dito sa may gilid lang din ng kulay blue. Ayan, rosette na rin ang aking inilagay. At ito na po ang final look ng ating nagawa. Bale, naglagay nga pala ako dyan ng dredges na silver na rin. Tapos may topper na rin nga pala yung dalawang cupcake. At syempre may dredges na rin yung ating cupcakes. At ito naman po siya kapag ka nakabox na. Ayan, may sticker na tapos may palaso pa tayo. Laso, tali pala. Ako ay cute na cute sa ganito eh. Order na rin kayo. Baka gusto nyo rin magpagawa ng ganito. Pagkarating ng asawa ko galing sa pamamandaw ay ayan nga, tamang-tama nga kakot. Oras na pagdi-deliver nga namin. At dahil nga wala pa naman tayong sasakyan at makikisakay lang din tayo, eto nga at nang single na lang din kami at medyo malapit din naman. Wala pa nga dito yung aking bayaw kaya ang driver namin na iya, hinagilap lang din namin dito dahil nga ang aking asawa hindi pa naman marunong mag-drive. Asawa ko na rin ang pinag-abot ko, ako na nga lang ako ang magbi-video at ayan, maraming salamat kay Rina na dati ko huyang katrabaho at siya nga pala ang umorder niyan. Pero hindi naman sa kanya yung cake, parang pina-order lang din sa kanya. Yun lang, salamat sa panunood, hanggang sa muli.